What's up, crypto? So in today's video, share ko naman sa inyo yung full breakdown ng trade na ginawa ko dito sa Ethereum. So in this case, lower time frame siya. Kasi meron ako nabasa sa comments na subuhan ko daw siya sa lower time frame. So ito na siya. Okay? So without further ado, let's get started. Okay, so nandito ulit tayo sa ating theory chart para ma-explain natin ng maayos kung itong theory ba is makikita doon sa actual market. Okay, para mas mabilis yung maintindihan. Okay, so let's learn by example. Okay, so ang nakita ko is meron tayong downtrend. Baga, tapos basically nakita ko ng change of character. So in what way? So ganito yung theory niya. So basically, meron tayong high, meron tayong low, meron tayong lower high, meron tayong lower low, and so on and so forth. Okay? Tapos nakita ako ng change of character. Okay? So ibig sabihin, etong most recent lower high is na break niya. Okay? So yung iba tinatawag din tong market structure switch or BOS din in a form of change of character. Okay? So, since nakita ko to, okay, naghanap ako ngayon ng mga imbalance. Okay? So, since ito na yung magsaserve ko as a breakup structure or bullish structure, okay, what I'm gonna look for is the RTO. Okay, or return to order block or return to supply and demand. But in this case, nag-entry ako dun sa imbalance. Okay. So just to catch up the pullback. Okay. Kasi minsan sa sobrang pahanap natin ng order block, by definition, masyado na tayo nag-focus dun. Hindi na natin nakikita yung ibang mga confirmations like imbalances. Okay. So nag-enter ako sa imbalances and then naghintay ako ng reaction. Okay? And then kinuha ko lang yung tinarget ko lang yung most recent na high. Okay? Say something like that. Okay? So nag-long na ako dito. So bakit ako nag-long dito? Eh, kasi kaya ako nag-long dito kasi nasa lower time frame na ako. So risk entry siya. So kung gusto ko pa ng much lower entry, pwede pa naman ako bumaba sa much lower time frame, pero too much of a hassle na sa akin yun kasi parang confident naman ako sa 5 minute time frame. Kumbaga yung risk na tinitake ko sa 5 minute time frame is enough na for me to take the risk entry. Okay? So in theory, ganito yung nakita ko at ito yung exact theory na ginawa ko dun sa trade ko sa Ethereum. Okay? So with that being said, tingnan natin kung ano yung mismong trade na ginawa ko. Okay? So, nandito tayo ngayon sa Ethereum. Kung papansin nyo, kung gusto nyo, i-playback na lang din natin. So, ayan, no? So, napansin ko rin pala dito na meron tayong structural breaking imbalances. So, ibig sabihin na ito is, nagkaroon ng imbalance once na ma-break yung, or nagkaroon ng market structure break or break of market structure or break of structure, something like that. Okay? And then, hinintay ko lang na magkaroon ng maayos na movement yung structure or yung market. Okay? And then, play natin yung market. Okay. So at this point, papansin nyo, meron tayong shock dito. Okay. Play pa natin yung market. Okay. So itong shock na to, actually, meron nang na-create na imbalance dito. Okay. So hindi ko to napasukan. Okay. So ito dapat yung papasukin ko after netong chok na to.
Okay, pero since hindi ko nga siya nakusuka, naghanap ako ng another way or another entry points na pwede tayong profit. Okay. So, tingnan natin kung ano yung kung bakit dito ako nag-enter. So, kung mapapansin nyo, meron pa isa pang imbalance dito. Or FBG. Parang ganyan. So, ang ginawa ko, nag-enter ako dito. Papansin nyo, meron tayong pullback doon sa imbalance. Tapos, meron pa actually ng imbalance dito. Pero dito na ako nag-enter. So, dalawa siya. So, nag-enter ako doon sa first na pullback sa first imbalance. Before ako maghintay ng proper reaction. Okay, so again, tinarget ko lang yung itong high na to. Okay, so enough na sa akin. Tapos, play natin ulit. Tingnan natin kung makuha natin yung profit na yun. So, yun. Yan lang siya. So, minsan kasi kapag na-miss mo talaga yung unang reaction doon sa breakout market structure or yung mismong pullback, yung mga malilit na pullback, ano rin siya eh. Pwede rin siyang enteran talaga. Like yung mga ganito, halimbawa, pag itong displacement na to, nagkaroon ng imbalance dito, tapos mayroon ding market structure break or in this case, change of character. Itong imbalance na to, pwede mo na itong enteran or pwede na ako mag-enter dito. Okay. Pero since na-miss ko nga itong entry na to, hindi ko na siya pinilit. So, ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng another opportunity na pwede pa rin mag-profit. Okay. So, yun lang guys. I hope na nagustuhan niyo yung video na to. And kung nagustuhan niyo yung video na to, please consider to like, share, and subscribe. And ano pa ba? So, yun. Announce ko na rin pala, no? I'm an official partner na rin ng BingX. So, itatry natin yung kanilang copy trading. Okay? So, para sa mga tao na or sa para sa mga trader, dating trader or nag-aaral pa lang mag-trade, pwede silang mag-copy trade kung talagang busy sila. Ito yung sa mga tao na sobrang busy, sobrang wala nang time para makapag-trade or makapag-analyze ng market. Okay. So, di-discuss natin kung ano yung mga pwedeng gawin para makahanap ng mas matinong trader. Okay. Na yun. Although, hindi natin nakikita. Titest ko lang din naman. Okay. Kung magiging profitable din ba ako dito or mas okay na mag-trade lang ako mag-isa. Okay. So, tingnan natin kung ano mangyari. Okay. So, but for me, I will be promoting their copy trading and if you guys want to support, you can click or sign up in sa link na ipost ko sa description na to. And makaka-receive kayo na I think $50 trading fees for signing up using my referral link. Okay? So, yung marireceive nyo na trading bonus na yon is ang alam ko is ano na siya, withdrawable. Okay? So, once na nag-sign up ka using my referral link sa ilalagay ko sa description, makaka-receive ka ng $50 na trading bonus. Yung trading bonus na yun is withdrawable na siya. Okay, so pwede siyang withdraw yan. Pero I think kung i-withdraw mo siya, mas okay na parang gawin mo na siyang since libre naman, libre mo naman siya nakuha. Na siyang ano, puhuna, parang pinaka-puhuna na para mag-start journey sa copy trading. Okay? So yun lang guys, I hope you guys are mooning and I'll see you soon. Bye-bye.